pena. Dominus tecum. Benedictatu. Grabe yung acting dito ni Julia. Divina, yan! Tiyara, sandigo! Ma! Ito ang sinipo niya. Ma! Bakit ba lagi mo sinasaktan si Mama, ha? Mainit ulo ko, ha? Baka madamay ka! Talaga? Tumalangit na wa ang kaluluwa ni Piloso Pangtasha na Rizalista. Piloso Pangtasha? Eh. Gagi, naiyak ako. Sino ka? Ikaw ang dapat kong tanongin, mujer. Sino ka at bakit nandito ka sa aking silid? Sa nakaraan. Hello guys, good morning or good evening. Shoutout sa mga friends natin dyan na palaging nanonood, especially sa mga OFWs. Thank you guys for your support. Okay, ito na. Yung nire-request na marami sa inyo, yung episode 1 ng Maria Clara at Ibarra. I know I've been like reacting to Maria Clara at Ibarra every single day, every single episode, except for episode 1. Kasi hindi ko alam dati na gusto niyo pala ng ganung mga klaseng reactions. So, I started sa ano na, episode 2 na. And yeah, so ayan, ito na nga. Babalik tayo sa episode 1. Kagaya ng pangaral ng teleseryo na to na we need to look back sa nakaraan. So ito yung ginagawa ko ngayon. I will look back and do this reaction for you guys. So yeah, without further ado, let's go check this out. You ready? 1, 2, 3. Hello mga kapuso at kapuso abroad! Ako po si Barbie Forteza, ang gaganap sa karakter ni Clay sa Maria Clara at Ibarra. Alam nyo, napakalaking blessing po sa akin na maging bahagi ng programang ito dahil sa educational value na iahatid nito sa ating mga viewers. Alam pong sabik na kayo, kaya hindi ko na po patatagalin pa. Heto na po ang pilot episode ng Maria Clara at Ibarra. Ang cute ni Barbie! Oh, ito na yung scene na sinasabi nila. Ang ganda! Grabe! Ganda ng shot na yun, no? Si Maria Clara. Ang ganda nito, oh. Lakas ng ulan. Ostya! Patas mo! Multo daw. Hindi siya isang multo, Kabo. Nakikilala ko po ang babae. Singrikit ng birhen, siya po ang binibinin na kung tawagin nila ay si Maria Clara. Singrikit ng birhen. Benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei. Ora pro nobis, peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ay, hala. Kakasit yung kilabutan ako. Ano? At ako ngayon, sinila na may kakambal na sumpa. Grabe yung acting dito ni Julia. Divina, yan! At yan! At hindi ko alam sa mga!
Nakakakilabot yung scene na yun. Nagbukas ang kwento ng No Limit. Grabe yung kilabot ko. Na isinulat ni Jose Rizal sa isang epilogo. Kung saan isinasalaysay ang mga naganap sa mga pangunahing karakter. Gaya ni Maria Clara. Na sinasabing kinathani Rizal bilang paglalarawan sa mga kababaihang Pilipino noong 19th na siglo. Naku, nahuli ka. Patay. Ayan. Miss Maria Clara Infantes. Maria Clara Infantes. Sir. Lagot. Kumusta tulog mo? Ako, sir, tulog? Hindi po. Nakapikit lang po ako pero nakikinig po ako sa inyo. Sige girl, ilusot mo yan girl. Ninanamnam ko po yung mga sinasabi ko. Oo, ninanamnam. Aber, paano nga ulit nagwakas sa kwento si Maria Clara sa No Limit ang Hire? Yun yung ending pala, nagpakamatay si Maria Clara. Shucks. Sino? Lusot pamor. Paano? Lagot. Gumawa ka ng book review ng No Limit ang Hire. Ayun, pinagawa pa rin ng book review. Kung bakit napapanahon pa rin hanggang ngayon ang librong ito. At kapag ito'y na-aprobahan ko, ipipresent mo yan sa klase. Ipipresent sa klase? Sulta ko lang, agad-agad. O bakit? Hindi ba dapat sumasabay ka sa mga pagbabasa dito sa klase? Pero anong ginagawa mo? Natutulog ka. Napaka-irresponsable mong estudyante. Patay. Isasabit mo yan sa akin. At kapag hindi, ibabaksak kita. Sir, wag! Di naman ako genius, sir! Sir, sandali! Ang galing ni Prof mag, sir! Ano, no? Mag, sir, sandali! Acting. Sir! Sir! Sabay labas ng room, no? May ganun na sir? Pala dati pa. Parang mahiwaga na talaga si Professor dati pa. Ayan. Hinanap niya yun. May side hustle siya. Oh, sige na, don't worry. Diyan siya nagbabasa. Lagay mo yung sa may gilid. Alam mo, dapat hindi ka nagluluto na sobra sa atin eh. Pag hindi yan nabili, sa atin ibabawas yan. Talaga po? Bakit po sa atin? Ay nako, alam mo, yung mga negosyante, tuso yung mga yan. Halimbawa, masobrahan ka ng inventory, mapanisang ka, matakbuhan ka ng customer. Alam mo, lahat tayo magbabayad yan. Tayo ang mag-aabono. Eh, buti sana kung malaki yung sahod natin eh. Kaya dapat maging sigurisa tayo, ha? May point siya doon. Malaman yun, ha? Order ng table for... Nagbabasa talaga siya. Asa na sila? Ala, kinakasan. Kami iniwan na pera dito, teka. Patay. Naka-helmet pa naman, so magmamutaan. Ay, naka-e-bike! Okay. Nagbayad na ba yung table 8? Check mo nga dyan. Hindi pa. Ay, hala! Makakaalis lang! Ha? Please! Patay! Mga sir! Sorry, hindi pa po kayo nagbabayad! Sir, sandali lang! Hindi pa po kayo nagbabayad! Hala. Sir! Hoy! Sir! Sandali! Hoy! Naka-e-bike yung mga walang hiya. Hoy! Hindi pa kayo nagbabayad! Bumalik kayo dito! Galing ni Clyde. Galing ni Barbie! Yan na, ipabawas sa sweldo nila. Ang ganda ng place, no? Saan kaya ito? Diba sabi ko, okay lang mag-aral. Basta huwag nagpapabaya sa duty nyo.
Ma'am, sorry po. May assignment po kasi ako eh. Kailangan ko itong matapos. No excuses. Basta yung bill nila ha, iaawa sa'yo. Dahil kasalanan mo. Hala. Ang dami pa namang in-order nila. Nila. Marise. Parang marise. May mga customer talaga naman lang sa pala to, mga to. Kaya dapat look out niyan. Yan. Back to work. Yes, ma'am. Ayan, stick ka ng manager. Sige. Kawawa naman. Crispy, ano yun? Crispy basti? Basti? Grill. Ah, crispy bas basil. Anong basket na sasabihin ko? Ay! Ah, sayang yung pagkain. Day! Day! Uy, nakaltasan ni ma'am. 2K daw ipabawas sa'yo. Ang loko. Itong araw ko ng trabaho yun. Para naman ako nagtatrabaho ng libre dito. Hindi pa ako natutulog ng maayos. Makarma sana yung tatlong lalaki. Sana sumakit yung mga tiyan nila sa mga kinain nila. Ma-LBM sila ng 1 month. 1 month. Damay mo na yung si Sir Boomer sa pantoxic yan eh. Oo, tama pala. Baka hindi mo matatapos yung assignment mo, Day. Oh, thank you. Unless, hindi ka naman matutulog pag uwi. Eh. Ewan ko, bahala Eka. Na. Hello, Ma. Nasaan ka? Anong oras ka uwi? Andito pa po ako eh. Turnover po kasi, kaya kami naglilinis para sa next shift. Charity work na po to, tita. Wala kasing pay yung turnover namin. Ganon sila kabad sa amin. Tapusin nyo na yan. Patapos na rin po ako dito. Pauwi na rin po ako. Okay, ingat. See you, anak. Sige po, ma. Pero wala akong uwi sa kapatid ko tsaka kay mama. Wala, day eh. Mga HL tayo eh. Hampas lupa talaga, no? Lalo ka na. 3 days yung kalta sa'yo. Alam mo, ALP ka na, Day. As in, alipin. Oh, dali na. Pasok na tayo. Sige, susunod ako. Grabe, no? Ang ganda nito kasi parang pinapakita nila yung mga social issues. Magayin yan. May mga pagkain na nasasayang. Tapos, sila naman, di nababayaran ng maayos. Tapos, todo kayod si Clay. Typical na buhay ng mga working student. Ang ganda ng, ano na to? Teleserye na to. Mahal ang pamasahe, ah. 40. Lipat ko lang ng lalagyanan yung ulam, baka mapanis. Kakain ka ba? May pasa yung nanay. Patingin. Patingin. Maria Clara! Clay! Tito Ronald! Clay! Tito Ronald! Maria Clara! Tito Ronald! Galit na galit siya. Bakit pa? Bakit inamamagal na naman ho yung mukha nyo? Sinaktan na naman kayo ni Tito Ronald, no? Tito Ronald! Mali ka. Nadapa ako kanina. Nadapa ako. Tito Ronald! Ano ba yan? Bakit ako ilay-ilay mo? Ano to? Ano to? Sabi mo, hindi ka nauulit, di ba? Ba't namamagana naman mukha ng nanay ko?
Sinakta mo na naman? Ano gusto mo? Magbaranggaya na naman tayo, ha? Hoy, Narsi, sabihin mo ka sa anak mo. Sinaktan ba kita? Sabihin mo! Hindi nga kasi. Hindi. Ano natakpan ng nanay? Kinig eh. Nadapa ako. Nagbibintang ka kaagad. Mag-sorry ka. Ma! O ano? Baka hindi mo narinig nanay mo. Hindi ko sinaktan. Bintang ka ng bintang eh! Clay, ayoko mag-away kami. Mag-sorry ka na. Sorry po. Kawawa naman itong nanay. Wala kang utang na loob eh. Bakit? Yung tunay mong tatay, pinalamin ka ba? Ha? Hindi ba ako umako sa'yo? Tapos gagantuhin mo ako? Pag ito na ulit ba, tandaan mo ha? Papalayasin kita. Papalayasin kita! Nag-sorry na nga. Nag-sorry na. Kaya nga po ako nagtatrabaho para hindi ako maging pabigat sa inyo. Sumasagot pa talaga ito eh. Ano ba gusto mo mangyari ha? Tumahimik ka na kasi! Tumahimik ka na! Ang galing nila. Nadadala ako, visit. Ay, sabi mo yan ha? Eh, wala naman akong problema eh. Pasensya na pa. Pasensya na pa. Nang gigigil ako dun sa tatay. Pasensya na. Ronald. Ronald. Ako yan. Ang hirap ng buhay ni Clyde. Ah, may kapatid pala siyang bunso. Buti din nagising yung bata sa ano, sigawan kanina. Pagod na pagod siya. Tapos ganyan papagating niya sa bahay. Sumisweldo si ate. Sorry na. Ikaw naman. Pagod na si ate sa sumitan natin. Kailangan ni ate ng super hug. Sige na. Sige na. Sige na. Ang sweet nila magkapatid. Elias, magtatanong ako sa'yo. Nag-away ba si Mama at saka ang Papa mo? Opo. Last of brother and ito. Nag-away si Papa kay Mama eh. Sabi ko niya. Yan na. Bakit na naman daw siya nagalit? Bastos kasi ni Mama yung pera ni Papa. Kasi nag-pay daw si Mama sa utang kay Alang Daisy. Tapos, bigla na lang ni-punch ni Papa si Mama. Ganito, oh. Ano? Nilinak pa talaga yun. Elias, mag-promise ka kay ate, ha? Huwag na huwag mong gagayahin ng Papa mo. Huwag na huwag kang mananakit ng kahit sino. Lalong-lalo na ng babae. Kasi ang lalaking nananakit, walang kwenta yan. Kaya huwag na huwag mong gagawin yun, kundi magagalit si ate sa'yo. Ang galing ni Clay. Naiyak ako doon. Hindi ko magalit. Hindi magagawin yan? Opo. Promise? Promise. Okay. Matulog ka naman. So, dito ini-establish yung backstory nila, yung personality nila, karakter nila. And so far, ang ganda.
So si Clay, mapagmahal sa family, hardworking, and malambing, di ba? Malambing siya sa kapatid niya, tapos kahit half-brother niya lang yun. Nakakaawa naman si Narcy. Sana ay matupad ni Clay ang pangako niya sa kanyang ina. Bago natin ituloy ang panonood, babatiin ko muna ang lahat ng viewers natin online. Hello po sa inyo lahat! Kala mo man live din. Para mapanood ang full episodes ng Maria Clara at Ibarra, tumutok lang gabi-gabi sa GMA Network at sa GTV. Kung kayo naman ay nasa ibang bansa, don't you worry, mapapanood nyo ang ating show via GMA Pinoy TV. Bisitahin lang po ang kanilang website for more details. Yan. Okay, balik na po tayo sa panonood. Uy, Maria Clara, magkano daw bang kailangan mo? Ito naman si Ate Lani, parang others. Buong-buong talaga, Maria Clara. Ay na lang. Sige, Clay. Pwede ko bang makausap si Papa? Naku, busy. May phone call. Sabihin mo na lang sa akin yung magkano. Parang ako na magsabi. Ano eh. 12K. Ah, medyo malaki, sorry. Kailangan kasi mabayaran ni Mama yung utang sa stepdad ko eh. Sabi kay Papa, pasensya na talaga sa istorbo. Gipit lang talaga ako ngayon. Sige, sige. Akong bahala akong magsabi ha. Thank you. Sabi rin, dyan ka lang ha. So itong part na to, napanood ko na to. Hello? Grabe dito. Hindi ko insik, masyado mataas yung 20% na interest na hinihingi niya. Papa niya talaga. Ano? Saan na lang nakikita? Eh, pwede naman tayo pumunta sa bangko eh. Problema sa bangko, ang dami pa mga dokumentong hinihingi. Oh, pero... Sir, 12K daw po. Oh, sige, kung what's all tayo, patuloy na natin. Oh, sige, no problem. Kung may wallet ko sa taas. Sige po. Malaki na yung anak mo sa labas, ha, Rudy. Hindi pa ba niya kayang tumayo sa sarili niya mga paa? Hayaan na natin para walang masabi. Ay, nako, baka mamaya nagbibisyo na yung anak mo sa babae mo. Masayang na yung pera natin. Hindi ko babae si Narcisa. Saka wala lang sa atin si Clay. So, ayoko na siyang problemahin. Yeah? Yeah, yung wallet ko! Ito po. Kulang pala cash ko. Yeah, sabihin mo kay Clay, magta-transfer na ako sa account niya bukas. Sige po. Na. Ala, Clay! So, kumain ka na pala. Clay! Ubus mo lahat yan, Yango. Sabi ng papa mo, magta-transfer na lang daw siya sa'yo bukas. Wala siyang cash eh. Ito naman. Okay, sige. Thank you. Sige, tara na, ihatid na kita. Ah, sige, may ka na. Bumalik siya, yun. Ay! Clay! Ang babaeng to! Clay! Magandang gabi po, pa. Clay, di ba sa'yo sinabi ni Aya na bukas na ako magta-transfer ng pera sa account mo? Opo, nasabi niya na po. Salamat po. May gusto lang po sana akong itanong sa inyo pa eh. Iyakit mo na to. Pwede po ba tayo sa labas mag-usap? Ako, dito na lang. Para marinig ko na rin yung pinag-uusapan na. Oo nga. Ano ba yun? Sabihin ko na. Papa, bakit po hindi niyo pinakasalan si Mama nung nabuntis niyo siya? Bakit niyo po kami pinabayaan dalawa? Sorry po, wala naman po akong masamang intensyon, wala po akong ibang motibo. Gusto ko lang po talagang malaman. Ang totoo po niyan, okay naman na po kami ngayon. May bago na pong asawa yung mama ko. Mabait naman po siya sa amin, maganda po yung trato niya sa amin. Gusto ko lang po talagang malaman kung bakit wala po kayong ginawa. Hindi ko mahal ang mama mo. Po? Lasing kami. Alam mo na yun. Pareho kaming nagkamali.
Pero yung importante, tinanggap ka namin. Ano ka ba naman, Rudy? E, paano mo ang bibig mo? Iha, halika, kain ka muna rito. Ay, hindi, okay na po. Busog po ako. Thank you po. Pa, sir. Thank you po for being honest. Una na po ako. Pinipigilan niyo ang umiyakin. Ang sakit nun. Gagi, naiyak ako. Oh! Grabe. Tak! Bakit? Ma, nasend ko na po sa inyo yung pera. Cash out nyo na yun para mabayaran na si Tito Ronald. Paano mong alam? Elias! Ma, okay na po. Huwag niyo nang pagalitan. Hindi naman siya nagsumbong eh. Ako yung nagtanong. Tsaka isa pa, alam ko naman lagi mong pinagtatakpan niya si Tito Rona. Clay. Sige na po, may klase pa ako. Babuma, love you. Zay! Nabait ni Clay. Hello! Zay. Ha? Nangyari, bakit parang bad vibes ka dyan? Hala, naalala ko na siya. Di ba singer siya? Sa XOXO. Kapag talaga ng mukha ng mga lalaki. Tama ba? Hindi ako magtitiwala sa mga... Siya yung may mababang boses na maganda yung ano, yung tone. Tapos bumibirit din. Kundi abuser, irresponsable. Pag nakabuntes, ang sasabihin, wala. Ganun na lang yun. Naku, hindi na huy! Ay, wow naman! Winner ang hugot mo, Jai. San galing? Spill the tea nga, dali. Huwag ka na, Marites. Halika na. Tara na. Bisayang bisaya to si ano, yung kaibigan niya. Ay, halakad, Day! Halakad, Day! Hindi mo matatapos yan. Promise. Hindi talaga. Dahil wala akong choice, ibabagsak ako ni sir. Day! No more drama na, ha? Ito! Jose Rizas, no limit ang book report. Ito na lang, perfect na. Ipiprint na lang natin ito. Tingnan mo ako. Sign mo. Nakahanap sila sa internet. Gusto mo kong mag-cheat? Uy, Day, oh. Dalawa lang ang choice mo, ha? Babagsak ka or gagraduate? Mamili ka, Day, ha? Oh, basahin mo yan. CR mo na ako, okay? Bye. Uy! Nakakatawa din yung karakter ng kaibigan niya. Papasa na niya. Hi, sir. Ito na po. Pinupuyatan ko po yan. Kaya sana naman ipasun niyo na ako. Yan na lang ang back subject ko eh. Excited na ako makagraduate this year. Para sa akin, bilang isang anak, kapatid, is bilang... Miss Infantes. Lagot. Po? Si Rizal, ang unang gumising sa mga natutulog. Ay isipan. Hindi mo ginawa ito. Gawa ito ng estudyante ko last year. Saan mo ito kinuha? Ha? Online? Hala, lagot. Plagiarism. Cheating. Pagnanakaw sa pinagpaguran ng iba. Alam mo ba parusa dyan? Expulsion.
Mabuti na lamang at naawa ako sa magulang mo. Kaya hindi na kita tatanggalin sa universidad na ito. Ano? Pakalawang beses mo nang kinukuha to. Merong pampangatlo? I don't want to see you in my class. See you again next year. Next sem. Sir, sandali lang. Huwag naman po ganun. Sir, working student po ako. At sa totoo lang, hindi ko na po kakayanin kung mag-aaral ako hanggang next year. Sarili ko na lang po ang inaasahan ko at pagod na akong suportahan ng sarili ko, sir. O hindi ba dapat pinagbubuti mo yung pag-aaral mo dahil dyan? Yun nga po ang ginagawa ko, sir. Sobrang okay ako sa ibang subjects ko. Dito lang naman ako hirap eh. Dahil hindi ko po gets kung anong saysay ng subject nyo sa course kong nursing. How dare you say that? Sorry, sir. I didn't mean to offend you. Real talk lang po. Totoo, real talk. Maraming mga ganyan yung reasoning. Kasi maintindihan paano makakatulong sa akin maging skillful sa pagdadress ng wounds at sa pagkakabit ng IV sa isang pasyente like a pro ang pagbabasa ng noli. Unfair naman po para sa akin. Isang minor back subject lang, hindi ako makakamartsa. Ang ibig mo sabihin, walang saysay ang librong ito na nagbigay ng napakalaking ambag sa struggles natin as Pilipino? As struggles po ba? Ay, alam na alam ko po yan. Yan ang pagtatrabaho ko araw-araw lagpas 8 hours gabi-gabi sa isang trabahong naghahanap lagi ng excuse para hindi ako pasweldohin. May grabe yung acting skills. Pero wala akong choice. Grabe. Kasi meron akong amang walang pakialam sa akin at meron akong stepdad na nasa bahay nga pero walang ibang ginawa kung hindi bugbugin ang nanay ko. Yun ang totoong struggles para sa akin, sir. I'm sorry sa mga issues mo, pero hindi yan ang ibig kong sabihin. Kaya walang nangyayari sa bayang ito. Dahil sa mga Pilipinong kagaya mo na walang pakialam sa totoong istorya ng kasaysayan. Truth be told, sir, ang hirap-hirap mahalin ng Pilipinas. Kaya sa totoo lang, wala po akong balak magtrabaho dito pagka-graduate ko eh. At pag nakaalis ako dito, hindi-hindi na ako babalik. Kaya sa tingin niyo, sir, ano pang pakialam ko sa noli? Sa kasaysayan natin, sa struggles na sinasabi nyo. Everyday, my life is a constant struggle here in this miserable country. Sorry sa rant ko, sir. I'm just really not in a good place right now. Nagkapatong-patong na po ang personal issues ko. But don't get me wrong, hindi po ako nagpapaawa sa inyo. Hindi nyo lang po kasi ako binigyan ng sapat na oras para makapag-submit ng maayos na project sa inyo. Now, all I want is another chance to make it right. And I promise, aayusin ko, sir. Basta gawin mo na lang assignment mo. Isabit mo sa akin, pag natutunan mo ng aralin na mabuo ang libro, huwag na, sir, mag-bro ko. Ito ang basahin mo. May matututunan ka sa versyon ito. Lalo pat dadaling ka ng librong ito sa mundo na ikinatha ni Jose Rizal nang matutunan mo ang buong kasaysayan. Baka yan yung totoong libro ng ano. Kailangan no, malaman mo ang nakaraan, ang kasaysayan. Hello. Adios. Oh. Nag-Spanish yun, no? Adios. Buen viaje, señorita Infantes. Buen viaje. Alam niya pala talaga. Hi, baby. Anong hi, baby? Lasing. Anong oras na? Saan ka galing? Happy-happy lang kami ni Jumbo. Minsan nang alam mangyari ito eh. Sinungaling! Itinawag kita sa kapatid mo, hindi kayo magkasama. Kala mo ba malulusutan mo ako? Saan ka galing? Happy-happy nga kami. Saan ba ako pupunta? Saan ka nga galing eh?
ito ang sumpol. Ma! Bakit ba lagi mo sinasaktan si Mama, ha? Mahirit ulo ko, ha? Baka madamay ka! Talaga, talaga! Pumasok ka na. Pumasok na sa kwarto. Oh, sabi mo yung anak ko! Pumasok ka sa kwarto! Happy nga ako, sisimanguta na! Alam! Pumasok ka na! Ang galing ng ano, manalin. Ano? Ano? Pasensya ka na. Pahinga ka na. Kunin ko lang po yung panggamot niya. Alam ko balang araw, magiging isang magaling na nurse ka. Niniwala ako doon. Sa inyo pala kumpleto na training ko eh. Last. Ganun. Yun. Yung okay. Ma, bakit nga ba Maria Clara pinangalan mo sa akin? Sa totoo lang, boomer na boomer. Kasi nga, di ba, yun ang gusto ng lola mo. Sumalangit na wa ang kaluluwa ni Pilosopang Tasha na Rizalista. Pilosopang Tasha? Eh, hindi ba nga ang kapatid baka mo yung Elias? Baka yun o lalayo pa ba tayo? Ako nga, Narcisa eh. Di ba, ipinangalan dun sa Nabaliw. Narcisa, di ba? Kung hindi ba naman talagang lokal-lokal rin yung inang ko. Rizalista pa rin lola niya. Tugol lang yan ah. Ha? Yung hikaw mo na yan nung debut mo pa. 3 years na po, ma. Pero syempre, inaalagaan ko pa rin. So, 21 years old na siya dito. Mas tama, promise. Once makagraduate ako, mag-a-apply agad ako pa-abroad. Tapos, pag afford ko na, ako na ang bubuhay sa inyo ni Elias. Lalayo ko kayo dito. Ilalayo ko kayo kay Tito Ronald. Anak, huwag kang ganyan para mo rin siyang ama. At saka hindi ko pwedeng ilayo si Elias sa papa niya. Hey, ikaw, lumaki kang walang ama. Gusto mo bang gawin yun sa kapatid mo? Una sa lahat, ma. Hindi ko naman naramdaman na naging ama ko siya. At kung ganun, okay lang ba sa inyo? Gawin niya kayong punching bag? Kung okay sa inyo yun, sa akin hindi. Dahil hindi ko kaya nakikita nasasaktan kayo. Kasi ma, di ba? Pag mahal mo ang isang tao, dapat hindi mo sinasaktan. At hindi mo rin iniiwanan. Tulad ng ginawa ng ama mo. Ayoko nang marinig pa yan sa'yo. Ayoko magkasamaan tayo ng loob. Na, Lord. Sawa na ako sa ganitong buhay. Tama na.
Inaantok siya. Diyan na pala yung ano, alitap-tap dyan pa lang, nandyan na. Sa ano, real world. Or yung alitap-tap yung nagpasok sa kanya. Pwede din. Ito yung alitap-tap eh, no? Sarap ng breakfast to. Ay, mga anak! Kakain na! Dali na! Oh, sarap ng pagkain nila. Elias! Maria Clara! Elias! Maria Clara! Kakain na! Dali na! Ay, tawagin mo na yung ate mo, dali, para sabay na kayo. Hindi ko po katabi si ate matulog. At, hindi pa lumalabas ng kwarto, ginujoke ka lang nun. Ginujoke. Maria Clara! Ay, sabi po sa'yo, wala po siya dito eh. Saan na yun? Clay! 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 Lagot. Maria Clara! Maria Clara! Buo na yung pangalan ni Maria Clara na yun. Yan yung una na iwan, tsaka yung libro. Asan yung batang yun? Sa table din siya, pero sa ano na, sa mundo na ng No Limit Ang Iri. Bakit nandito ka sa aking silid? Wala. Matuto sa nakaraan. Wala na pala siya. Hindi naman siya ganito eh. Tuwing nagtatampo sa akin, hindi yan basta-basta naglalayas eh. Saan na nagpunta? Nasaan? Talaga bang nasa No Limit Ang Iri ako? No Limit Ang Iri? Nobela yon na sinulat ni Jose Rizal. Kaya ikaw, yung nobyo mo, si Crisostomo Ibarra, si Kapitan Tiago, pati na rin si Padre Damaso, lahat po kayo ay characters lang ng nobelang yun. Diyos niyo, pila yata. Tinatakasan na siya ng batik. Yan ang ginagawa sa isang babae na parang kalapating mababa ang lipad. Wala pa rin pinagbago rito, Augusto. Ang mga pobreng tindero ay ganun pa rin ang pamumuhay hanggang ngayon. Hindi ako makapaniwala. Ikaw si Crisostomo Ibarra? Siyang tunay. Ang gwapo mo. Hindi ako makapaniwala na kilala kita. Kala ko kasi sa nobela na... May crush talaga siya kay Dennis Anoitillo in real life, si Barbie. Di ba, guys? Oh my! Magkikita na sina Clay at Maria Clara!
nakakabiti naman. Pero hindi bale, mapapanood niyo naman ang full episodes ng Maria Clara at Ibarra mula Lunes hanggang Biyernes sa GMA Network at GTV. Kung kayo naman ay nasa abroad, mag-subscribe lang po sa GMA Pinoy TV. Bisitahin ang www.gmapinoytv.com/subscribe for more details. Ang mga GMA Pinoy TV subscribers naman sa USA, Canada, yeah, guys, Singapore, at dyan. Hong Kong, pwedeng-pwede na pong mapanood ang mga kapuso shows nasaan man kayo. Gamitin lang ang mobile apps ng inyong pay TV provider at ma-enjoy mo na ang TV everywhere. Bye mga kapuso! Wow, ayan, natapos na rin natin. Ang haba ng episode 1, ha? Grabe, 45 minutes at madelete na ako sa work for sure. So, maraming salamat guys sa panonood hanggang dito. And abangan nyo yung reaction ko sa episode 4, episode 16, that will be uploaded tomorrow after ng upload ko nito. I-edit ko muna. And ayun, maraming salamat. Marami tayong natutunan at naging buo na yung kaalaman ko sa Maria Clara at Ibarra na teleserye. Ang lalim kong magsalita, nahawaan ako talaga. Ewan ko sa inyo, nahawaan din ba kayo? Ayan guys, thank you so much for watching and see you again tomorrow. Bye!